yung kanyang board sa ilalim, saka yung tatlo dito. So yan po, yan, yung titignan po ninyo. Buo na po nating papalitan ito, mga ka-GM, kasi isang mapagpalang araw muli sa inyo, mga ka-GM. Ito, may gagawin na naman tayo na isang Toyota Camry. Ngayon, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan na pakilike and subscribe yung aking YouTube channel at pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga video i-upload. Yan po, no? Bali gusto ko lang maibahagi sa inyo, mga ka-GM, sa mga may sasakyan at sa mga gustong matuto na mekaniko at sa mga bago lang sa aking YouTube channel, sa atin pong panunod ng aking mga videos, ay dagdag idea po sa inyo ito, mga ka-GM, at dagdag kaalaman na rin. Ang gagawin po natin dito, no? Bali, papalitan po natin ng water pump. Yung kanyang water pump ay bali electronic type na po siya, mga ka-GM. Yan. Ito yung kanyang water pump. Electronic mechanical water pump na siya. Wala na siyang hindi na siya nakakabit sa kanyang belt. Wala na siyang fully. Kasi electronic type na po siya, mga ka-GM. Yan po. Bali, papalitan po natin siya ng water pump saka thermostat bulb. Yan po, mga ka-GM. Pero bago ang lahat, mga ka-GM, ay magdi-disconnect po tayo dito sa negative side ng battery natin para safety po tayo sa paggawa ng ganitong mga problema ng mga sasakyan, no? Bago po natin umpisahan. Yan po. At ito nga pala yung ating bagong Fiesta na dumating. Yan, ito yung kanyang thermostat bulb. Yan siya. Kailangan palitan natin ang thermostat bulb. Yan. Nasa plastic pa siya. Tapos ito yung kanyang electronic water pump. Electronic mechanical water pump. Yan po. Yan siya. Wala na siyang fully kasi electronic type na po siya. Yan. At yan po yung kanyang part number. At ito naman po yung gagamitin nating engine coolant. Yan po. At pagka tatanggalin po natin yung kanyang water pump, no? Bali, ito po muna ang kanyang alternator ang ating tatanggalin para po mailabas natin yung kanyang water pump doon. Yung kanyang water pump kasi ay stuck up na siya, at yung kanyang thermostat bulb ay stuck up na rin po, mga ka-GM, kaya kailangan po nating palitan. Yan po, at ito po ang umpisan po natin. So tatanggalin muna natin yung kanyang alternator saka yung kanyang belt, mga ka-GM, para po matanggal natin at maiangat po natin yung kanyang water pump. Kasi yung kanyang alternator ay nandito sa ibabaw. Yan. Kaya una nating tatanggalin po yan. So ito na po, mga ka-GM, no? Bali, natanggal natin yung kanyang alternator dito sa taas. Tapos ito yung kanyang water pump, oh. Yan, kung makikita ninyo, yan yung kanyang water pump. Kasi electronic type na siya, mga ka-GM. Kaya wala na siyang fully. Yan, ha? Bali, tatanggalin lang natin itong kanyang tatlong bolt. Ito. Yung tatlong bolt na yan, saka dun sa ilalim yung isa. Bali, apat siya. Tapos ito yung kanyang thermostat valve, yan. Papalitan din natin yan.
Tapos tatanggalin natin yung kanyang connector dyan. Yun lang po yung ating tatanggalin na bolt para mailabas po natin yung kanyang water pump. Yan po. Ito po siya. Ito yung kanyang bolt sa ilalim, saka yung tatlo dito. So ayan na po mga ka-GM, no? Yung kanya pong pinaka air pipe dito, tinanggal po natin mga ka-GM para maluwag po tayo sa paggawa. Yung papunta sa kanyang air cleaner, ito siya. Yan, bali tinanggal po natin yan. Saka yung kanyang cover dito. Yan. Bali nagtanggal po tayo ng negative side ng battery mga ka-GM, no? Para safety po tayo sa paggawa, no? Yan po siya, para maluwag po yung pagtanggal natin sa mga hose niya sa likod. Doon. Kaya tinanggal po natin yung kanyang pinaka-plastic cover dito na linya papunta sa ating air cleaner. Yan po siya. Ito po yung kanyang water pump. At ito naman po yung kanyang thermostat valve mga ka-GM. Yan. Yan. Itong kulay itim na to, to. Yan yung kanyang thermostat valve. Tapos tinanggal natin yung kanyang hose. Yan. Yan po. Madali na po siyang tanggalin mga ka-GM kasi apat lang yung kanyang bolt dito sa kanyang water pump. Yan. Tatlo sa taas saka isa dun sa ilalim doon. Yan, tatanggalin muna natin para mailabas natin. So ito na po at natanggal na po natin yung kanyang mga bolt dito sa ating water pump. Yan, tatanggalin na natin. So yan po, yan, yung titignan po ninyo. Buo na po natin papalitan ito mga ka-GM kasi ano to eh, na nagkakaroon siya ng stack up yung kanyang thermostat valve. Siyempre, isasama na natin yung kanyang water pump kasi yan, kung mapapansin nyo dyan, mayroon siyang sign of leaking dyan dati. Yan po siya. Electronic sa water pump na kasi ito mga ka-GM kaya wala na siyang pulley. Hindi na siya gumagamit ng pulley. Bali ang nagpapandar sa kanya ay electronics na. Yan o. Yan po. At yan, papalitan na natin. So ito na po mga ka-GM. Bali tatanggalin po natin itong kanyang tornilyo dito sa kanyang thermostat valve. At gagamitin po natin dito yung kanyang tornilyo mga ka-GM, no? Kasi ito yung ating bagong thermostat valve. Yan. Mayroon na rin siyang o-ring gasket yan, no? Ito yung kanyang o-ring gasket yan. Sa ating bago. Yan po mga ka-GM, bali ganyan po yan. At kukunin lang natin yung kanyang tornilyo rito sa luma, no? Bali nag-leak na kasi siya mga ka-GM, oh. Dito makikita nyo dyan yung sign of leaking. Tapos yung kanyang ECT dito sa kanyang sensor, ito, nagluluko na kasi siya mga ka-GM. Ibig sabihin, nagkakaproblema yung kanyang thermostat valve dito. Kaya, nagpalit na po tayo ng bago. Yan po. So, ito na po at ikakabit na po natin yung bago, no? Yung kanyang thermostat valve, saka yung kanyang water pump na assembly. Yan. At ito po kasing luma, no, mga ka-GM. Yung kanya pong ECT dito, nung ginamitan po natin ng scanner, ay nagluluko na po siya. Bali nagmamalfunction po yung kanyang ECT, ibig sabihin po nagkakaroon ng problema dito sa kanyang thermostat valve. Kasi yung kanyang ECT, yung kanyang engine na coolant temperature sensor, yan po siya. At yun po yung naging problema nito, saka nagkaroon ng kunting leaking dito sa ilalim. Yan. Bali ikakabit na po natin dito, no? Yan, ikakabit muna natin siya. At ganun lang po, patuloy lang po yung panoorin yung aking mga videos at para magkaroon po kayo ng dagdag idea at dagdag kaalaman na rin po sa mga ganitong problema ng masakyan, no? At sa kung may mga katanungan po kayo, huwag pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-comment na rin po. Yun pong ating Facebook page, ay meron po tayong Facebook page na GM Autotech VH. Yun po, i-follow po ninyo yung aking Facebook page para po mas mabilis yung ating pagsagot sa inyong mga katanungan. Yan po, at ikakabit muna natin yung kanyang bagong water pump at yung bago niyang thermostat valve. Tapos, pag naikabit na po natin yun, lalagyan po natin siya ng engine coolant. Yun po yung ating gagawin dyan mga ka-GM.
So ayan po, naikabit na po natin yung bago niyang ano, water pump, saka yung thermostat valve yan po, at ito yung kanyang water pump. Yan, okay na po siya. At ikakabit na lang po natin yung kanyang alternator dito, no? Dito sa taas. Yan. Ito po yung kanyang alternator, bali ikakabit na lang po natin ito. Tatlo lang po yung kanyang bolt diyan. Yan. Dito siya. Yan, so ganun po, at pag naikabit na po natin yung kanyang alternator, at kakabit po natin yung kanyang mga cable dito, tapos yung kanyang drive belt, yan, tapos yung kanyang cover sa taas dito, sa taas dito, tapos yun po, lalagyan po natin ng coolant, at atin na pong papaandarin. Ganun po yung sunod-sunod nating procedure na paggawa rito, mga ka-GM. So ayan po, at nakumpleto na po natin. Yan, naikabit na natin yung bagong water pump at yung kanyang alternator dito. Naikabit na rin natin yung kanyang belt. Yan po, kumpleto na po siya, mga ka-GM. Bali, lalagyan na lang natin itong kanyang cover dito sa plastics dito sa ibabaw. Yung daanan ng ating air filter. Yan po, no? At lalagyan na lang po natin ng engine coolant. Yan po, ang naging problema po kasi nito, mga ka-GM, bali nagkakaroon po ng pagtaas ng kanyang temperature gauge sa kanyang instrument cluster. Kaya ang nakita po natin nung iniscan po natin, no, yung kanya pong ECT, yung kanyang engine na coolant temperature sensor, yun po yung nagkakaroon ng malfunction. Kasi nga po nagkakaroon na ng pag-stack up yung kanyang ano, thermostat valve doon sa kanyang water pump doon. Yun po yung ating nakita rito. Kaya nagpalit po tayo ng ano, water pump saka thermostat valve. Ito po yung ating lumang pinagpalitan, no? Yan. Yan yung ating luma. Kaya kailangan po ngayon, mga ka-GM, lalagyan na lang po natin siya ng engine coolant dito. Tapos ikakabit po natin yung kanyang plastic cover. Yan po, at ganun lang po, patuloy niyo lang po panoorin at tapusin yung aking mga videos para magkaroon po kayo ng dagdag idea. So ayan po, bali papandarin po natin yung ano, Toyota Camry na ginawa natin na pinalitan ng water pump. So bali, antay lang po natin na bumaba yung kanyang RPM, mga ka-GM, no? Yan, kasi bagong andar lang siya. Makikita ninyo, dahan-dahan na bumababa yung kanyang RPM.
Yan, bali okay na yung kanyang ano dito, RPM. Bali bababa po tayo at i-double check po natin yung kanting ginawa. Yan po at baba muna tayo. Yan, so ito na po mga ka-GM at ito po, bali observation po yung ating ginagawa dito sa ating pilatan ng water pump. Yan, kung mapapansin po ninyo ay okay naman na po siya mga ka-GM. Yan po, at tama lang po yung ating level na nilagay dito sa kanyang engine coolant, dito sa kanyang radiator. Yan. Bali, ganun lang po mga ka-GM, no? Bali, binugahan na rin po natin ng sakahangin para po malinis yung kanyang ano rito, pinaka-engine bay. Yan, bali, ganun lang po mga ka-GM ngayon po at atin pong i-rotate ito. At i-release na po natin para maibigay po natin sa ating customer, no? Yan, ganun lang po mga ka-GM. Bali, double checking yung ating ginawa ngayon at para pagka okay na siya ay ibibigay na po natin sa ating customer. Yan, at ako po'y patuloy na nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta at panonood ng ating mga videos. At don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Yan po, isa itong Toyota Camry. Yan, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng aking mga videos.